Hindi masamang magduda sa isang taong hindi naman natin kakilala. Ang masama lang ay kapag nasanayan na natin ito na. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you! Isang simpleng tao lang itong si Clarita, nakagaya rin ng ibang mamamayan na kapos sa pera. Sa araw-araw ay nagsisipag rin ito siya para may makain. At ang palagi niyang ginagawa ay ang pagtitinda ng mga gulay. Sa pamamagitan ng pagtitinda niya ay nagawa niyang buhayin kahit mag-isa lang siya ang dalawang mga anak nito. Maaga kasi ito siyang nabyuda nang maagang kinuha sa kanya ang asawa niyang isang sundalo. Kaya't maaga rin ito siyang nakaranas ng hirap sa buhay. Bagamat ganun pa man ang kanyang pinagdaanan ay hindi siya sumuko sa hamon ng buhay. Isang taon ang lumipas, habang abala sa pagtitinda itong si Clarita, ay di niya inaasahang makikilala niya sa puntong yon itong si Ortiz. Isa ito siyang dayuhan na nagbabakasyon lamang doon sa kanilang lugar. Nang unang masilayan itong si Ortiz, itong si Clarita, ay napatitig ito ng matagal sa kanya habang nakangiti. Nagtaka naman itong si Clarita sa puntong yon hanggang sa ginawa niyang punain itong dayuhan. Sir, pansin ko kanina ka pang titig ng titig sa akin. Nagkakilala na ba tayo dati? Sambit ni Clarita. No ma'am, na-amaze lang po ako sa inyong katangi-tanging ganda. Pabirong tugon naman nitong si Ortiz. Sa sandaling yon ay natawa na lamang itong si Clarita at namangha dito kay Ortiz dahil sa galing nito sa pagtatagalog. Maikli lang ang naging pag-uusap ng dalawa sa mga sandaling yon dahil sa busy rin sa pagtitinda itong si Clarita. Matapos nilang mag-usap ay agad na kinantsawan ng mga kasamahan niya itong si Clarita. Clarita, ang gwapo naman ng mamang yon, baka siya na ang dawan, sambit ng isa sa mga kasamahan nito. Kayo talaga, bumibili lang ang tao eh. Binibigyan nyo naman agad ng mali siya, tugon naman nitong si Clarita. Sa buong akala nitong si Clarita ay hanggang doon lang ang tagpong yon. Ngunit nang lumipas ang isang araw ay sinorpresa siya nitong si Ortiz nang bisitahin siya nito sa bahay niya. Oh, bakit ka nandito? Gulat na wika ni Clarita. Gusto sana kitang makilala pa ng lubusan. Kung okay lang sa'yo Clarita, tugon nitong si Ortiz. Sa sinabi nitong si Ortiz ay natahimik itong si Clarita at malugod naman ito siyang winelcome nitong si Clarita. Simula sa araw na yon ay mas nagkakilala pa ang dalawa hanggang sa nagligawan ang mga ito. Sa anim na buwang panunuyo ni Ortiz dito kay Clarita ay sinagot na rin siya nito sa wakas. Agad na nagpakasal ang dalawa dahil sa plano nitong si Ortiz na isama itong si Clarita sa pagbabalik nito sa bayan nila. At nangyari ngang sinama nitong si Ortiz, itong si Clarita at dalawang mga anak nito doon sa kanila. At doon ay masaya nilang binuo ang kanilang pamilya. Sa pag-alis nila Clarita ay ginawa niyang ipagkatiwala sa kababatan niyang si Carlos ang bahay nito hanggang sa lumipas ang 10 taon. Pinagplanuhan itong si Ortiz at Clarita kasama ng mga anak nila na magbabakasyon ng mga ito sa kanilang probinsya. Masayang masaya ang mga ito habang papunta na sila doon. Sa pagdating nila Clarita sa bahay nilay, uminit ang ulo nito nang maabutan niyang maraming mga kaibigan itong si Carlos ang nakatambay sa loob ng bahay nila. Sa galit niya'y ginawa niyang pagalitan itong si Carlos. Carlos, ano ba tong pinanggagawa mo sa bahay ko? Di ba ang sabi ko lang sa iyo ay bantayan mo ang bahay namin, hindi gawing tambayan. Pasensya Clarita, ngayon lang naman to, na timing lang na dumating kayo. Pasensya na talaga ha. Hayaan mo na at papaalisin ko na sila, tugon nitong si Carlos. Mabuti nga at makapagpahinga na kami. Paalisin mo na ang mga yan
at ayaw na ayaw ko nang magpapapasok ka pa dito ng kung sino-sino. Patuloy pang bulyaw nitong si Clarita. Dali-dali namang nagsilabasan ang mga kaibigan nitong si Carlos at habang naglalakad ay nag-usap-usap ang mga ito. Carlos, para yatang ang laki ng pinagbago ng kaibigan mo na, sambit ang isa sa mga kaibigan nitong si Carlos. Oo nga, dati hindi naman ganyan yan. Umiiba talaga ang ugali ng tao pag umaangat na sa buhay. Tugon naman ng isa. Pasensya na kayo mga pre, intindihin na lang natin si Clarita. Baka pagod lang ang tao. Sa ulitin, pasensya na mga pare ha, sambit ni Carlos. Ginawa na lang intindihin nitong si Carlos ang ugaling pinapakita nitong si Clarita at pinakisamahan pa rin niya ito siya. Hanggang isang araw, habang nagmumotor ang isa sa mga kaibigan nitong si Carlos, ay di inaasahang nasaksihan ito ang isang aksidenteng nangyari. Nang makita niya ang pagsemplang ng isang tricycle na puno ng mga pasahero, agad niya itong nilapitan para sana tumulong kahit pa paano. At laking gulat niya nang makita niya ang dalawa sa mga anak nitong si Clarita na parehong mga walang malay. Naisipan niyang agad na puntahan itong si Clarita sa bahay nito para ipaabot ang nangyari sa dalawang anak niya. Ngunit nang nandoon na ito siya sa bahay nitong si Clarita, ay bigla naman siyang sinalubong nito at agad-agad ay pinagsalitaan ng masasama. Nandito ka na naman ba para tumambay? Maganap nga kayo ng matatambayan nyo. Huwag dito sa pamamahay ko. Dumila ang hatid nyo dito. At isa pa, wala dito si Carlos. May nilakad kayo, umalis ka na. Galit na wika ni Clarita. Hindi na nakapagsalita itong kaibigan ni Carlos sa mga sandaling yon dahil sa hindi naman siya pinigyan ng chance ni Clarita na masabi ang pakay nito. Dahil sa agad naman ito siyang kinaladkad ni Clarita palabas ng bahay nito. Napailing na lang ang binata sa ginawa sa kanya nitong si Clarita at umalis. Dalawang oras pa ang lumipas at doon na napag-alaman nitong si Clarita ang masamang nangyari sa dalawang anak nito. Sa pangyayaring yon ay hindi nakaligtas ang dalawang anak nito sanhi ng pagkabagok ng mga ulo nila. Sa oras ng libing ng mga anak nitong si Clarita ay nagpalabas ng sama ng loob ito itong si Clarita. Kung hindi lang sana tayo umuwi dito ay hindi sana ito mangyayari, mangiyak-ngiyak na wika ni Clarita. Sa puntong yon ay nagsalita itong si Carlos. Clarita, natatandaan mo pa ba yung isang kaibigan kong pinagtabuyan mo sa pamamahay mo noon? Kung binigyan mo lang sana siya ng pagkakataon na makapagsalita, ay malamang buhay pa sana ang mga anak mo sa mga oras na to. Gusto lang sana niyang ipaalam sa inyo noon ang aksidenteng nangyari sa mga anak mo. Pero ayaw mong makinig at pinagtabuyan mo pa siya. Sana ay maging leksyon ito sa iyong gawing makinig rin sa ibang tao kung ano ang sasabihin nila, sambit ni Carlos. Sa sinabi nitong si Carlos ay napahiyaw nang iyak itong si Clarita at nagsisi sa kanyang ginawa. Mga ka-explorers, hindi po sa lahat ng oras ay pera ang pakay sa atin ng isang tao. Kaya minsan ay bigyan po natin sila ng pagkakataong makapagsalita sa kung anong pakay nila.